Hello, what's up mga kaibon? Nandito tayo ngayon sa Pulilan, Bulacan, sa AB Reniset Tamayo. Tapos kasama natin ang kanyang tatay. Tatay niya po ba kayo? Ayun, bali siya po ang nag-aalaga ng mga cockatail na napakadami. Nakikita niyo mga kaibon sa ating background, napakadaming cockatail. Tapos ito ang gaganda oh. Ayan, tapos iisa-isay natin mga kaibon ang mga cockatail ni Sir Jason Tamayo. Ayan mga kaibon, kaya lang nasaan kaya si Sir Jason Tamayo? Ayan mga kaibon, dito sa pagbungad pa lang sa pagpasok ng pinto mga kaibon, nakikita agad natin yung mga breeding cage ni Sir Jason Tamayo. Ayan no, ang gaganda ng lalaki ng cage oh. Tapos dito makikita natin yung mga favorite Alps 1 natin mga kaibon. Ayan, merong opaline no. Opaline, tapos meron din violet opaline no. Itong ibon na to mga kaibon, napaka-rare nito oh. Opaline na violet. Tapos dito sa taas, meron ding Alps. Kaya lang, di ko ma-ID, nasa taas. Ayan, ano ba to? Tapos, dito siguro na may mga itlog sila. Tapos tignan natin mga kaibon yung mga hatch date ni Sir. Ayan, green. Ayan, mga tail palo pala to. Split blue. Tapos, yung cock, split tail palo. Tsaka split opa. Ayan, mga astig pala itong mga parisa ni Sir Jason Tamayo. Ayan, bali ito mga kaibon, nabili ni Sir Jason Tamayo kay Carlos Roque. Back to back possible Dan Palo mga kaibon. O, gaganda o. Ayan o, sana all makabili ng possible Dan Palo mga kaibon. So itong Dan Palo, mga possible Dan Palo mga kaibon, nasa range ng nasa 25,000 yata isa mga kaibon, kung di ako nagkakamali. Ayan, gaganda o. So, sa 25,000 mga kaibon, meron tayong isang possible split dan palo. Ayun, eto, ang ganda ng parakit mga kaibon eh. Hindi ko alam kung anong kulay ito eh, parang ano eh, rainbow yata itong kapares. Ah, palo. Palo mga kaibon yung kapares. Tapos ito, siguro split palo siguro to. Yung pack. Tapos dito, ang ganda ng flight cage ng parakit mga kaibon, meron pang duyan oh. Ang ganda ng durian. Tignan natin, malapitan. Ayan. So, okay lang makawala yung mga ibon kasi naka-secured yung kanyang aviary. Ang ganda nito. Rainbow pala yung isa eh. Dalawang rainbow. Ayun pa yung isa sa baba. Tapos dito, siguro tail to. Laki nung NB eh. Ayan. Tapos dito, merong FDG. Full body gray wing. Ayan. Tapos dito sa baba, ah, meron siyang ano, hindi ko alam, di ko kabisado yung hago eh. Mga tawag eh. Pero siguro ano to eh, half. Kasi yung kalahating paktak lang yung merong petals. Ito, rainbow. Diba, puro rainbow pala dito kala Jason Tamayo, mga kaibo, no? Ito nga, kiliwanagan. Yung kung hindi nyo pa napapanood mga kaibon yung turo sa atin ni Sir Kuya Erwin Hular kung paano mag-ID at mag-project ng rainbow parakit mga kaibon, click nyo lang po yung link sa baba, ayan, para madirect kayo dun sa ating video na about sa rainbow parakit kung paano mag-project. Ayan, ganda naman ito, babae oh. Ayan, Jason Tamayo, baka naman. Ang gaganda oh. Makahingi ng discount kay Sir Jason Tamayo. Tapos dito mga kaibon, makikita natin yung mga cockatail ni Sir Jason Tamayo. So dito, idadab natin kasi hindi natin kabisado yung mga ano ng cockatail. Ayan, dito makikita nyo itong kulay gray. Ayan, ang ganda. Tapos dito, meron din siya dito isang pari sa taas. Ang gaganda ng kanyang nest box mga kaibon. Oh. Oh. Baka may anak pa dito eh. Puro solid. Ayan, tapos dito. Ito, pearl. Ito lang alam ko, pearl. Ang ganda ng mga parisa na cockatail ni Sir Jason. Ha? Ang kahirapan lang mga kaibon sa cockatail, magugulatin sila. Ayan, kung nakita nyo kanina mga kaibon, yung pagpasok ko pa lang, nagwala sila. Ito ko lang sa atay. 67, pero ano, wow, sarami. Magpakalakas ni Sir. Sana all.
Tapos dito meron din siyang ano, ayan, idadab na lang natin itong mga kaibon kasi hindi kabisado ni kwentong ibon yung mga kakapil. Pero ang ganda nito mga kaibon. Ayan, ilalagay na lang natin yung pangalan nila dito sa baba nung ano. Tapos dito meron din oh, may isang parisan dito na kakapil, ang ganda mga kaibon oh. Wow. Ganda nito ah. Tapos dito yung mga hindi ko mabili dati, ayan, napakamahal niyan dati. Tapos ito mga kaibon, no, kung nakikita nyo to, napaka kapal ng stand, walang galaw, oh. Ang galing, oh. Si Sir Tatay lang po yung gawa niya, no, mga kaibon. No. Mga tail na to, oh. Ang ganda, oh. Puro puti, ano, albino ba to, Sir? Albino? Ayan, ito mga kaibon, ito, alam ko na to, alam ko tawag dito, albino. Ayan, ito, nakita yung mga kaibon na bubula. Para silang parakit, madali silang magugulatin sila. Bulabugin, kung tawagin ba. Ayun o, dami. Tapos dito sa baba, mga, oh may crested, may full crested pa dito. Ganda ng palaw na ano na to, ah, yellow na to. Ah. Tama ba, palaw? Eto sir, ikaw din gumawa nitong stand na to? Oo, ayun. Ayun, ayun. Galing ah, meron pang design ah. Ganun, parang gusto ko magpagawa. Kasi meron pang gulong. Ayan, nakakaibon. Pwedeng ilipat. Tapos ito, Sir Tatay. Ito yung mga pakain nila. Egg food. Ito, may halong egg food. Yan ang pake-ringneck. Sa ringneck. Inakpor inakay. Ito mga kaibon, sa kagandahan sa aviary ni Sir Jason Tamayo, may mga pangalan yung mga lalagyanan ng seeds, oh. Royal Mix Seeds, tapos Por Inakay, Egg Food, Canary Seeds, Sunflower Seed, at Seed Mix. Tapos sa baba, Sir, ano to? Chicks Booster, tsaka Successor Pellet, Old Growth. Ayos ah. Tapos meron siya dito ang amino acids na essential. Tapos ito, sir, ano itong parang asukal na to? Ano ata yun, vitamin C. Ah ba, Horus. Horus. Probiotics pala to. Tapos ito, Calcilax. Lux ba? Basa dito, Lux. Lux. Poroparma. Ayos ah. Tapos may apple cider to, oh. Aba, gumagamit pala ng apple cider si Sir, oh. Tapos meron ditong red cell. Para saan ang red cell na to? Pagka may sakit? Hindi, yung inakay. Pagka wala, isusubuan niya. Oo. Ihalo sa pagkain, di sa tubig. Ito pala, red cell. Yung pala ang gamit ng red cell, mga kaibon. Hindi ako gumagamit ito, eh. Ngayon nga lang ako nakakita ng ganito eh, red cell eh. Makaiba mga kaibon, no? Ngayon ko lang nalaman na pwede pala ang apple-sided na ano, yung suka. Meron pang fire extinguisher, si Sir, oh. Galing ah. Sa banda rito mga kaibon, ano to, mga tail. Mga anak na to? Ano yan? Yan ang mga pinahing. Pinapahinga. Pinapahinga to, so. Bali, pagka napahinga na sila, papagpapalitin mo lang yung mga hen, sir. Pinapalit-palit lang. Yung cock. Hindi pinapahinga yung cock. Okay. Tapos, big flight cage. May nakalagay. Okay, dito kasi merong nakalagay na mga signage, mga kaibon, no, kahit saan ka magpunta. Tapos, chimi. Ano ibig sabihin ng chimi, Koy? Pangalan ni sir ba to? Baka yung AB rin yan. Chimi Koy. Ay, di ba? Yung pangalan ng ano, ng ibon. Chimi ko. Ito. Sa ko na. Ito yun. So, ito pala yun, mga kaibon. Chimi tsaka si Koya. Parang, ano to, Korean na pangalan to, ah. Para dito pala sa ringneck. Ito, mga kaibon, no, kamukha ni Tito. Ganun pala siya kalaki pagka nag-matured. Laki pala ng Indian ringneck. Tapos, malalaman natin mga kaibon pagka ang Indian ringneck merong ring sa leeg. Okay, tapos ang laki nung nest box ng Indian ringneck mga kaibon, no?
Ito mga kaibon, napakalaki ng kanyang nest box. Anong size to, sir? 20 po. Ikaw din gumawa niyan? Hindi. Ah, okay. Kala ko ikaw din. Napakagaling mo naman masyado. Try natin pasukin mga kaibon itong malaking fly pigs. Pwede ba, sir, tatay, pumasok dito? Teka na, bugawin muna natin ito. Hindi na? Hindi ba lilipad yan? So, mga kaibon, papasok tayo dito mga kaibon. Ah, double pinto. Uy. Ayun. Ayun. Tapos ito mga kaibon, nakakulong na ako mga kaibon. Oh. Nakakulong tayo. Kinulong na tayo ni Sir Tatay. Oh. Tapos ito mga kaibon. Oh, wow, ito. Ang gaganda ng mga kakatil. Oh. Grabe. Meron pang Indian ringneck na albino mga kaibon. Oh. Tingnan natin, zoom natin. Wow. Ang ganda ng Indian ringneck na to. Ah. Paanak ba to sir nung albino na to? Cesar Francisco. Aba. Ang galing. Iba talaga ang mga Indian ringneck kay Cesar Francisco mga kaibon. Napakaganda oh. Kung naalala niyo si Pito, doon natin nabili si Pito kay Cesar Francisco mga kaibon. Ayan mga kaibon, kung hindi niyo pa napapanood yung vlog natin kay Cesar Francisco mga kaibon, click niyo lang yung link sa baba. Ayan. Hindi niyo pa napapanood. Ayan, tapos ang gaganda ng mga kakatail. Ayan ito mga kaibon, yung mga kakatail na to mga kaibon, hindi ko alam kung ano tawag. Ilalagay ko na lang yung ano, yung pangalan nila dito, yung notation nila doon sa video. Ayan. Tapos ito, ang ganda oh. Ang ganda nito. Ang daming kakatail ah. Tapos ito merong hand feed mga kaibon oh. Barat pala mauwi na to eh. Iba paris ko kayo dito. Ah, Carlo ba pangalan nito? Tingnan natin mga kaibon kung lalapit si Carlo. Carlo? Come. Carlo? Tingnan natin kung ano siya. Carlo? Ayan, ito. Ayaw sumunod. Mukhang lalaki to, sir. Lalaki. Ito, ito mga kaibon. Makikita pala agad natin sa kulay green na Indian ringneck pagkaka ko, meron na agad siyang ring. Yung gender nito, babae. Yung albino na Indian ringneck. Oo, babae. Babae, no? Oo, yan ang babae. Ah, okay. Kasi ano, iba yung ulo niya, mataba eh. Parang si Tito, makapal yung ulo niya. Hindi tulad dito, mga kaibon, sa cock. Maliit lang yung head. Tapos meron na agad na ring sa leeg. Carlo. Bakit ito pangalan niya Carlo? Cardo. Ah, Cardo. Ayun oh. Ang ganda oh. Ito mga kaibon, gaganda ng kakatail. Palo pa pala ito. Ang white na ito oh. Kulay yung mata eh. Ayun, nagugulat sila sa sigaw ng ano, Indian ringneck. Napansin ko sir, hindi makalat ang kakatail no? Hindi makalat, no? Hindi sila nagtatapon. Hindi, hindi nagtatapon. No, katulad ng mga alps, nagtatapon, no? Hinatayin din pa. Ito mga kaibon, walang tapon na seeds, oh. Talagang inuubos nila. Ito, mga kaibon, oh, kamukha ni Pito. Kaya lang ito, kakto, oh. Ayan, oh. Hello? Tapos ito yung kaparis niya na babae. Ah, tama ako. Ayan, oh. Nakikita na sa hugis din. Hindi, mataba din ang ulo nung ano. Nung kako. Itong si Carlo, dungo ng dungo sa akin, nahihiya pa eh. Kasi mga Indian ringneck. Ayan. Tapos, anong gamit mo sa perch na to? Bay talaga ni Carlo. Masang palok ko. Nung kabataan ko, nung elementary pa lang ako, na-impluensyahan po ako ng mga pinsan ko noon nung gustong-gusto kong mag-alaga ng mga inaalagaan po nila ng mga ibon. That time po, hindi ko po kayang makabili ng mga inaalagaan nila kasi po sobrang mahal pa po nun para sa akin yung mga ganong klaseng ibon. So that time, nagkaroon po ako ng isang pares na parakeet.
At yung pinanggalingan po nung parakit na yon, galing po yon sa mga palaka na nahuli ko. Nung bata pa po kasi ako, mahilig akong magpunta kung saan-saan, nanguhuli ko ng palaka, ng isda. Yung mga nahuhuli ko po na yon, binebenta ko po para magkaroon ako ng pera. Yan. So, nung time po na gustong-gusto kong magkaroon ng ibon, yung mga katulad ng inaalagaan ng mga pinsan ko, nanguhuli ko ng palaka at yung na, mga nahuli ko po na yon, nadaanan po nung isang breeder na gusto po pala ng palaka ng asawa niya. So, medyo weird yung istorya nung pagkakaroon ko po ng isang pares na parakit. So, nung nagkaroon po ako ng isang pares na parakit, tuwan-tuwa ako dahil nakikita ko, tingin-tingin lang po ako sa mga alaga ng mga pinsan ko. So, that time, nakakatuwa. Sobrang natutuwa ako noon, pil na pil ko yung pag-aalaga, yung pag-ihip sa mga birdseed. Gumagawa ako ng paraan para maalagaan sila, para magkaroon ako ng pera. Dahil that time, elementary ako noon, 5 piso lang yung ano bang tawag doon? 5 piso lang po yung binibigay sa amin na baon nung elementary. Kaya nag-aaral ako, kailangan pakainin yung mga ibon. So, ginagawa ko po, ganun pa din, nanguhuli ko ng mga kung ano-ano na pwedeng ibenta. Tapos, kapag sa mga iba kong alaga, nagpupunta po ako doon sa Malolos Bayan. Diyan po sa Malolos, diyan po may mga nagbebenta ng mga alaga rin po nila. Habang kapag meron po akong ibang pwedeng ibenta, diyan ko po binebenta yung mga iba kong alaga para masustentuhan naman po yung mga alaga kong mga parakeet. Yan. So doon po nag-umpisa yung time na pag-aalaga ko po hanggang naparami ko po yung mga alaga ko noon. So, that time, nakapagtrabaho po ako sa Saudi Arabia. Bali, nawala po yung pag-aalaga ko ng mga ibon. Pero, hindi po nawawala yung pakiramdam tsaka yung kasabihan natin sa pag-aalaga ng ibon kahit nawala po yung time na yon, hindi na ako nakapag-alaga. So, kaya po, nitong last year, dito po ako nagkaroon ulit ng interest na mag-alaga ulit. Bali, lahat po ng inaalagaan namin ngayon sa aviary, lahat po ng mga klase ng ibon na inaalagaan namin ngayon, sobrang pinangarap ko po yun dati nung nag-aalaga po ako ng parakeet. Na nakikita ko po yun sa mga aviary na nabibisita ng mga pinsan ko, nakakasama nila ako doon dati. So, una kong nakita nung time na nakasama ako sa mga pinsan ko, yung kakatail po. Sobrang gandang-ganda po ako doon sa kakatail nung panahon po na yon. Sabi ko, kung naaalala nyo po yung libro ng Ibong Adarna, sabi ko, parang ito ka ako yung Ibong Adarna. Sabi ko ganun. Kasi po yung itsura po niya, tsaka meron siyang crest na nakatayo. So bali, nung time po na yon, hindi po ako talaga makakabili nung kakatail dati. Kaya nung time na last year, yun agad yung hinanap ko nung gusto ko pong mag-alaga ulit last year. Kaya sabi ko doon sa kumpare ko, magandang alagaan yung kakatail. Kaya ano, yun yung hinanap niya. Kaya nung time na yun, nakapag-set po kami ng mga kakatail. Kaya sobrang masaya po ako nung time na yun na dati hindi ko po kayang
makabili nun. Pero ito, may right time po talaga para sa mga gusto po natin. Katulad ng ganitong pag-aalaga, talagang ipagkakaloob po sa atin kapag ginusto po talaga natin. Nakapag-set po ako ng mga cockatiel na kahit nandito po ako sa ibang bansa, meron pong malaking bagay po yung merong nagsusuporta o meron pong sumusuporta sa pag-aalaga po ng ibon. So, sino ba yung magsusuporta sa atin? Wala naman pong iba kundi yung pamilya lang. Napakahirap pong mag-alaga ng ibon kapag yung wala pong susuporta o kaya po wala pong merong may hilig. Kasi po, ako po, talagang mahilig po ako mag-alaga ng ibon. Pero sa ngayon po, sila misis, wala po sila talagang idea nung nakapag-set po kami ng mga ibon or nakapag-alaga po kami ng mga ibon last year. So, sa ngayon, dahil suporta sila, so nagustuhan din nilang mag-alaga ng ibon. Talagang sobrang thankful ako dahil blessing po yun eh. Blessing po yun sa isang breeder o sa isang talagang nag-aalaga ng ibon yung sumusuporta yung pamilya. Alam po yan ng mga breeder. Dahil alam ko po na meron po talagang tumutol ng mga misis, meron tumutol na yung mga nanay o kaya tatay. Pero ito po, blessing po sa atin yung merong pamilya na nakasuporta sa pag-aalaga natin ng ibon. So, Mami, maraming salamat ha, tsaka Tatay Vidal. Ito naman nga sa flying, sa puno sa flight kit, isang puno niyan. Tipid na tipid, ano? Parang mas malakas pa kumain ng African. Isang ganito rin lang maghapon. Sa tail po, maghapon din po yung isang scoop na yun. Maghapon din po, okay. Isang kalahati, isa. Kalahati rin. Pero sa parakeet, sir, saka sa cockatiel, ano yung pinaka gusto mong... Managaan? Oo. Ako, cockatiel. Cockatiel talaga, ano? Oo, magandang... Yun lang isang problema, yung basta pumasok na gano'n eh. Gaya nga nung si Cardo, yun yung ano na yun. Oo, so yung hunting natin. Tagal po bago umalis po sa loob. Tapos siya alis na akin, gagawin ko, kukuha ko mga dalawang seed na gano'n. Madalas ako nagkaroon ng mga ano eh, yung bang gano'n. Yung splay leg na tatawag na. Splay leg na ano. So ngayon, inilihanto nga ako, nakakita ako ng mga sa YouTube ninyo, yung ano. Nilalagyan ng tape. Diba, effective naman. Minsan kasi, yun. Yung bang dito, yung sa siko niya, yung dito. Opo. Takot-takot ano ng tayo. Kaya oras na ano, papalitan ko na ng ano, alisin ko na yung pinaka-ano niya. So sa mga cockatiel po, yung una po nating sigurong pwedeng pag-aralan yung mga mutation po nila. Sa mga mutation po nila, meron po silang mga una po yung normal gray. Meron pong mutation na tinatawag na sex-linked mutation at saka dominant silver. Tsaka recessive. Siguro po sa mga mutation, meron pa pong mga ibang mga mutation na mga cockatiel. So, mas maganda po na aralin po natin yung mga mutation nila sa pag-search o kaya magtanong po tayo sa mga mas nakakaalam. So, sa amin po, sa mga inaalagaan po namin ng mga cockatiel, meron po kaming mga breeder na mga pair na palo, mga pied, mga pastel face, at saka high mutation po na mga cockatiel, diyan po yung mga emerald tsaka yung mga palo po. Tsaka yung tinatawag na pied palo o kaya heavy pied palo. Yan. So, marami pa po yung pwede po pag-aralan sa cockatiel. Sa mga masasabi ko lang po, yun lang po yung talagang nalalaman ko tsaka yung
nakikita ko lang din po tsaka na natutunan ko lang din po sa mga breeder, no? Kaya po sa pag-aalaga naman po, ano po pala yung mga vitamins na binibigay namin? Sa mga vitamins po na binibigay namin, nagbibigay po kami ng mga essential bet. Yan, essential vitamins, multivitamins na mga vitamins po nila. Yung kulay green po. Sa mga nagtatanong po, kailangan po bang bigyan ng pampa-itlog o kaya pampa-fertil yung mga kakatail? Sa amin po, nagbibigay po kami ng Fertibit. Yan po yung binibigay namin. Pero ang sabi po sa akin ng napagtanungan ko or na tumulong din po sa akin sa pag-aalaga, once po na ang kakatail po ay hindi naman po maselan o kaya maganda naman pong mag-produce, healthy naman po ang mga ibon, mas maganda po na wag na lang po natin bigyan ng mga pampe-fertil or kaya ng vitamins na para po sa mga fertility booster. Kasi po, ang sabi po eh, magiging mababago yung hormones ng isang breeder kapag binibigyan natin ng mas madaming pampapertil na mga itlog. Kaya yun po, so in-apply lang po namin sa pag-aalaga, medyo okay naman, maganda naman po ang nagiging resulta. So sa pagbibigay po ng vitamins or sa pagpapakain, medyo limit lang po tayo kasi po sa pagbibigay po ng mga seeds or sa kung ano-ano pong bibigay po natin, pwede po silang madisgrasya o kaya hindi po makabuti po sa kanila. Mga kakatail po na pwede na nating i-breed or nasa hustong age na po sila, nagre-range po sila ng mga nasa 1 or 1.5 years. Yan. So, mag-iintay po tayo ng medyo matagal-tagal bago po natin sila i-breed. Kaya po, talo ang inip sa pag-aalaga ng ibon. Kaya po, wag po tayong aayaw. So, yan pong mga kakatail po, medyo meron po silang mga, medyo sensitive po yung mga bisyo nila, sensitive yung mga galawan po nila, sensitive sila sa mga makikita nila, kaya medyo madalas po silang ma-stress agad. So, ang ginagawa po namin sa pag-aalaga ng ibon, naglalagay po kami ng radyo or music everyday sa aviary po namin para masanay sila sa mga environment, sa paligid po nila. Hindi sila madaling ma-stress. Yun po yung ginagawa namin sa pag-aalaga ng mga kakatail. Sa gender naman po ng mga kakatail, paano po natin malalaman kung ano ang gender nila? So madalas po yan sabihin sa o itanong sa Facebook, sa mga group, no? Madalas po natin yan nakikita. Pa-gender naman po, yung mga ganyan. Pa-ID. So, paano nga ba natin malalaman yung gender ng mga kakatail? So, sa mga nagtatanong po, based po sa behavior po nila, lalo na po sa yan po yung unang sa kanya po unang nakikita yung behavior ng pagiging kak niya. So, yung mga kak po na mga kakatail ay nag-range po sila ng mga 4 to 6 months old na medyo nagpapakita na sila ng angas o kaya bumubuka yung mga yung balikat nila, tapos pumipito na sila. Diyan po yung behavior ng mga kak. Sa mga hen naman po medyo tahimik lang po sila. At saka mas makikita rin po natin yung gender ng mga kakatail sa mga markings po nila. So
sa mga kakatil po na medyo mga madark po yung mga kulay nila o kaya mga pearl na tinatawag at yung mga grays na mga grain na tinatawag na mga coloration po nila, makikita po natin sa kanila yung markings nila kung sila po ay mga cock o kaya or mga hen po sila. Yan. So, diyan po sa pag-aalaga ng kakatil, marami din pong nagtatanong kung mahirap bang alagaan. Sa pag-aalaga po ng kakatil at sa iba pong pag-aalaga ng mga ibon, halos lahat naman po ng mga ibon talagang sa una, hindi po natin makukuha talaga yung talagang pag-aalaga sa kanila ng tama o kaya ng talagang yun yung pag-aalaga sa kanila. Pero sa lahat po ng mga breeder, sa lahat po ng mga talagang nag-aalaga ng kahit na anong ibon, ang sinasabi po, magkaroon ka ng feeding program. Kaya yun po mga kaibon, nagpapasalamat po ako sa inyo sa mga na vlog pala or na interview pala ni Sir Reggie ng Kwentong Ibon. Sobrang maraming salamat po sa inyo sa mga veteranong mag-iibon natin sa Pilipinas. Sobrang salut po sa inyo mga sir. At talagang nagkaroon po ako ng mga idea, nagkaroon ako ng mga nagkaroon ako sa sarili ko ng challenge sa sarili ko na sa pag-aalaga ng ibon. Kaya maraming salamat po sa inyo. So shout out pala sa mga taga Kalumpit breeders, sa mga Pulilan Bulacan breeders ng mga breeders ng mga ibon, sa mga taga Malolos Bulacan breeders. Iyan po. Shout out kay Sir Carlos Roque, na nagpapasalamat ako sa iyo Sir Carlos Roque sa binigay mong materials pala sa akin, no? Salamat. At congrats po sa mga mabibigat na mga painakay po ninyo. Yun po. Bali, nagpapasalamat din pala ako kay Sir Chairman Cesar Francisco sa pagtulong niyo po sa amin na magkaroon po ng permit yung mga alaga po naming ibon. Maraming salamat po sir. Maraming salamat chairman. Yun po. So, thank you din po at shout out din pala sa mag-asawang si paring Jefferson Reyes tsaka si Teacher Ems Mutya. Yan po. Thank you. At tsaka sa mag-iibon din po nakamag-anak namin na si Kuya Lance Gomez at si Kuya Romel Aguirre. Maraming salamat po sa inyo mga kaibon. So hanggang dito na lang po at shout out po sa iyo Mami at kay Tatay Vidal at sa mga bayaw ko na gumawa ng tulong-tulong kayo na gumawa ng ABR natin. Maraming salamat. Sir Reggie ng Kwentong Ibon, maraming salamat. Ingat ka palagi dyan. At God bless po sa inyong lahat. Ingat po tayong lahat. Saranghe. Bye-bye.